Hello, sir. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Opo. Wait lang natin, sir. Medyo maaga pa naman. So, Sige, opo. mute ko lang Okay muna. po. Yes, sir. Yes, I'm sir. talking Okay to my po. daughter eh, kasi Sige po. pauwi siya next week. Ah, okay. Si, ano, si Trish ba yan? Okay, yes. So, uwi Opo, siya for two opo. months. Wow. Okay po. Sarap ng bakasyon. Sige, sir. Thank you po. Ayan. Hello guys, good afternoon. Ayan, last day ng training natin tonight. So, I hope guys na mag-invite pa kayo para maka-attend, no? And then, nag-start na rin po ako na send ng emails doon sa mga nag-request po ng videos. So, yung beginners training natin na i-send ko na po doon sa mga nag-request. Then, kung hindi pa po kayo nakaka-receive, mag-leave lang po kayo ng inyong mga email address sa chat box natin para babasa ko po at ma-send ko rin po sa inyo, okay? Ayan, good afternoon po, Sir Anthony. Si Sir Luisito, ayan, nag-send siya ng message na na-receive na niya. We have to attend this tonight. Is this Jugo's Love? Yes po, Sir Luisito. Good afternoon. And then on Olani. Hello? Are you from the Philippines or from which country are you? Ayan. So invite lang po kayo, no? So para po maka-attend po rin yung mga gusto pong umattend. Ayan. So open na po tayo. Please tell your friends po para makapag-invite. Then, kung meron pong interested sa mentoring ni Sir Nathan, isend nyo lang po ako ng message. At saka, kung interested po kayo, pwede nyo po akong i-PM. Ito po yung aking Facebook para po ma-message nyo ako ng diretso. Okay? Open po yan for everyone. Of course, kaya lang meron tayong conditions. Okay? Ayan po yung aking Facebook para po makapag-send kayo ng message sa akin in case you would like also to ask for videos. Ayan, pwede rin po. Ayan, so thank you for this. Ayan, Ma'am Eva, hello po. Ayan, naisend ko na rin Ma'am Eva yung two videos natin. Yung beginners training pa lang po yun ha. And then the rest po, isusunod natin yan. Pag nakumpleto, kasi I want to send it ng diretso pong lima. Five videos po natin. Okay. So, kumusta naman po ang training kahapon? Bitin na bitin yung training natin kahapon kasi one hour lang. So, ngayon, bawiin po natin. Gawin 2 hours po tayo ulit tonight. So, basta matapos lang tayo eksaktong 8 o'clock para hindi po tayo parating mapuputol, ano? So, sige po, invite lang po kayo. We still have time, enough time po tonight. So, 5:50 ang ating time ngayon. So, we still have, sige po, gawin na natin 15 minutes. 6:05 po tayo mag-start para we have the time to invite. Ayan. Invite nyo lang po yung mga friends nyo. At saka kung sakali may tanong po kayo, eh, ito pala po yung ating link ng demo account, ano? Kung gusto nyo pong mag-demo account or to register an account po with Tikmil para po magkaroon kayo ng verified account. Ayan. Ito po, ikakopy ko po dito. Popost ko po sa ating chat box ha. Then wag po kayong maghiyang magtanong kung sakali pong meron po kayong hindi naiintindihan, especially sa registration. Yan po ang registration natin ng account, ng Tikmil account. And ito po ang ating $30 welcome account. Free po ito ha. And at the same time, pwede nyo pong gamitin live itong ano na to, itong account na to. Pakibasa lang po yung terms and conditions. Ayan po yung nasa ilalim po, yung pangalawa na link ang para sa $30 welcome account natin. Ayan, si Sir Randy, hello po Miss, good PM po. Kaka-approve lang po ng account ko. Ma-check ko po ba your end kung approve na. Oh, yes po. Send mo po ako ng message, Sir Randy. Yan po ba yung complete name natin, Randy Salvador? Para ma-check ko po now kung approve na po yung account or kaka-approve lang ng account. Para ma-check ko po. Pwede ko po naman check ngayon, sir, habang tayo'y naghihintay pa ng iba pang mga participants natin tonight.
Okay. Yung mga may tanong po, pwede po kayo mag-chat. Ayan. Okay, sige po. I-check ko na sa Randy ha para at least alam po natin kung approve na yung account mo. And para po, ma-send ko rin po yung complete videos ni Sir Nathan. Guys, yung mga nakakompleto ng 7 o kaya 6 to 7 na webinars, makaka-receive po kayo ng e-certificate from Tikmil ha. Legit po yan. So please, pag nagla-login po kayo, especially sa Tikmil seminar, ano po, lagi pong complete name at saka real name po yung gagamitin natin para po, para alam po natin na kasi para tama po yung ano, tama po yung nakalagay sa certificate ha. Sir Randy, ano, N Salvador pala siya, N. Okay, so yun siya. Dalawa kasi ang Randy Salvador. So anyway, N daw siya kanya. So sige po. Sinecheck ko po Sir Randy kung okay na yung account mo. Yes po, meron ka na pong na-receive na email na congratulations. We have approved your documents. Yes, Sir Randy, congratulations po. And verified na po yung account ninyo. Anytime, pwede ko na po ma-send sa inyo yung 5 videos ni Sir Nathan para sa advanced training. And at the same time, pwede na rin po kayo mag-fund if you are comfortable enough po para mag-train. Ayos, opo, i-add ko po kayo Sir Randy. PM nyo lang po ako doon sa Facebook ko para ma-add ko kayo doon sa GC. You're welcome po, Sir Randy. Hello, Ma'am Gemma. Kay Sir Luisito, I will check po Luisito Mercado. Sige po. Habang kayo po ay nandyan na naghihintay tayo ng ating mga attend no na sa ating webinar. Last webinar to guys. So please invite po kasi at least lahat po ng mga tanong ninyo eh pwede na nating itanong natin kay Sir Nathan. Luisito Mercado. Luisito Mercado ba? What's the topic for tonight? Actually, sir, continuation lang po nung kahapon. Technical analysis 2 ang nakalagay sa atin tonight. Right. So, sige. Buy and sell na, buy limit, saka sell limit, yan po. Yun lang po yung kanilang questions. Kahapon na hindi natin natapos so far. So, okay, sige. Discuss ko yung differences nung... Yes orders. Po, tsaka yes po, tsaka saan sila dapat ginagamit. Right, sige. Okay po. Sige lang sir. Take your time. Wala pa 6:05 po tayo mag-start. So habang chine-check ko po yung mga registrations nila kung na-approve na. Ayan. I-double check ko po. Mhm. Approve na rin po, Sir Luisito. Meron ka po na-receive na welcome email noong April 5. So, maisisend ko na rin po sa inyo yung 5 videos ni Sir Nathan para po makapag-review po kayo. Wait lang po, meron daw mga hindi makapasok doon sa ating link. I will check po sandali lang para makasend po or gusto nilang makapasok sa link natin. Okay. May mga nagsasabi na hindi daw sila makapag-join sa ating webinar. So, we'll see. Wait lang po. What device are they using? Laptop? Smart device? Yung iba po cellphone. Yung iba po cellphone. So, hindi sila makapasok. Pero I'll try to give this link po na meron ako yung galing mismo sa office. So, let's see kung makakapasok sila. Ayaw daw doon sa link. Ayan. O kaya po, punta po kayo sa website. Sabihin niyo po sa, what do you call this?
Sa mga ini-invite niyo, punta po sa website, tapos punta po kayo sa homepage, andyan po yung tools, tapos under webinars. Then, meron po tayong link doon para po ma-guide natin sila. Thank you po, Sir Randy. Ayan. So, thank you naman po at na-appreciate niyo yung ating pagbibigay ng webinar links. Ayan. Hindi po namin ina-advise na i-share yung video sa mga hindi naka-attend ha. Kasi po, yun po yung reason natin kung bakit naka-private yung link natin. Hindi po natin pinopost talaga ng public sa YouTube. Kung mapapansin nyo, hindi po talaga yan naka-post. Kasi po, iniingatan po natin na property po ng Tikmil at the same time, binibigay po talaga dun sa mga umattend at nagbigay ng time para i-share yung, ano, yung opportunity dun sa kanila po, sa mga umattend. So, please don't share the videos, lalo na po sa mga, ano lang. Pwede naman po i-share actually, kaya lang syempre para sa atin po, mas maganda na maka-attend sila. Baka po meron po sila ibang questions na pwede nating maging source of information para po sa ating lahat. So, sabi ko nga po, the good thing about attending Tikmil webinars, kahit po paulit-ulit silang umattend. Actually, meron pong umattend ng webinar since last February pa. So, almost 1 year na siyang umattend. And the reason being is because may mga questions siya na pwede niyang itanong during the webinar, and then may mga questions yung ibang participants na additional learning para dun sa mga umattend na before. So, yun po yung ibig kong sabihin kung bakit I'm still inviting everyone to attend. Kahit po paulit-ulit yung pinag-uusapan, pero marami pong questions na nag-a-arise na iba na nagiging source of information po or new learning para sa iba pa yung participants natin. Di ba mas maganda po yung ganun? Mas marami tayong natututunan dahil marami rin pong alam yung iba na hindi natin alam, or tayo meron din pong alam na hindi alam din ng iba. Okay? So yun po yung reason. So we still have 5 minutes before we start, tapos magpipray na tayo, no? Invite po kayo. We only have 29 participants pa lang. And actually, si... sino bang ating si Sir Luisito yung nakita kong early bird kanina. Ita-type ko na lang muna sa chat box natin. So Sir Luisito, ayan, Luisito Mercado para sa ating early bird tonight. Early bird. Ayan. Ayan. So para ma-save ko po, and then magsisend po ako ng Tikmil freebies sa inyo. Sir Luisito, congratulations. Hindi ka naman early bird kahapon. Kasi kung ikaw ang early bird kahapon, syempre one time lang. Okay, nakapasok na kaya ang iba? Teka, ha? Kumustahin ko lang sila. Ayan, so... nakapasok naman na yung iba, so thank God. Ayan. Ayan. Hello po, Sir Paterno Ortiz. Ayan. Good evening po sa inyo. Ayan, sakto 6 o'clock na. Para, 6:05 ha. Meron ba bang bago? As in super new? Super bago? Hello po, Pastor Shem. Hello po, Sir Voltaire. Ayan, si Sir Russell, hello po. Si Sir Samuel, o tingin mo, mga tatagal na yan sa Tikmil na nag-uma-attend, pero they, ano pa rin, chose to attend the webinar. Kasi nga po, tulad nung sinabi ko, ano po sila, receive po sila ng info because of the questions ng iba. So, ayan, si Sir Alvin, ayan, hello po, sir. Ayan, si Ma'am Emma, si Ma'am Eva. Ayan, si Ma'am Arlene, ayan, naka-receive na yan ng 2 webinars natin. Si Ma'am Grace din, naka-receive. Si Ma'am Heini, ayan. Si Ma'am Jennifer, kamusta po? Si Sir Jimmy, naka-receive na rin yan. You're welcome po, Sir Alvin. Ayan, si Sir Leonito. Si Ma'am Lenny, hello po. Ayan, si Ma'am Ose, hello. Ayan, si Sir Roland. Ayan, yung mga naka-receive na po yan ng mga webinars natin. Si Sir Walter, nasendan ko na rin kanina. So you have time to review, especially this weekends, no? Para... although walang trading weekends, para lang FYI din, no. Wala nang trading, pero open po ang Bitcoin market natin. Crypto market natin. Ayan. Yes po. Thank you, Ma'am Ossie.
Si Ma'am Ose ay si Ma'am Lucy po yan. Ay, hindi ko po, hindi nyo nga pala nakikita yung mga attendees natin. Sorry po, sobrang strict po kasi ng Tikmil. So even you guys cannot see if how many attendees we have or sino-sino yung mga nasa loob, no? Hindi rin kayo pwede basta-basta magsalita. Yan. Unless bibigyan po ng, ano, ng permission ng host, no? Pero before anything else, bigyan ko muna ng approval si Sir Nathan, baka magtampo. Sa mga bagong ideas na nakukuha po, umaten. Tama po, Sir Samuel. in-approve ko na, Sir Nathan, para mamaya baka may malimutan ko na naman. Ayan. So, we are now 38. Ayan, 40 na tayo. That's a good number sa atin ngayon, no? Pero syempre, mas maganda, mas marami tayo. Guys, may certificate kayo, ha? So, pasensya kung hindi nyo binigay yung tunay nyong pangalan. So, wala po sa atin yung problema. Ayan, ayan. Katulad yan si Sir Luisito. Nagbigay po siya ng kanyang complete name. Ayan, sabi niya, Luisito Ocampo Mercado. Complete name po para sa certification. Ganun sana, guys. If you would like to receive a certificate na tama yung name and then nakakomplete po kayo ng 6 to 7 webinars, mas okay po na ilagay niyo po yung complete name niyo para maino-note ko po. Kasi ako rin po ang magsisend sa inyo isa-isa. Okay? Para po magamit nyo, actually, you can use it naman po as reference po ng mga certifications ng seminars na naatinan ninyo. Ayan. Tsaka email address na rin po, Sir George, ha? Ayan. O, di ba? Mga masunuri ng ating participants. Nag-send na sila. So, guys, again, dun sa hindi pa gumagamit ng demo account contest, one time lang yung promo na yan. I-grab nyo na yung opportunity nyo para pwede nyo nang magamit sa, ano, sa pag-trade, live yan ha, pwede kayong kumita, pwede nyo pong ma-transfer sa live account yung profit na makukuha ninyo. If you wish to ask more information, just send me a message po and also read the terms and conditions ha para po hindi tayo maligaw or hindi po kayo mamislead nung ating, what you call this, promotion. Ayan, kasi marami pong nagsisend ng email, ay nagsisend ng message scam daw. Hindi po. Once na naintindihan po niyo yung process natin at procedure, hindi po niyo tatawaging scam. In fact, napakagandang offer po niyan. Alright? So we only have 1 minute to go. So guys, again, before we start, yun po siguro yung maaring kaibahan namin, no, sa ibang mga nagwe-webinar. We always start and end with a prayer po sa ating seminar or webinar. So, ginagawa po natin yan at least to pay respect din po sa lahat ng attendees natin. We respect po your faith, your organizations and religion. So just allow us to pray po. Okay, so may I invite everyone to join me in our prayer. Okay, Father God, we thank you for this wonderful night at marami na naman po kaming makasama para sa pag-aaral ng Forex Trading. Lord, give us wisdom and knowledge para maintindihan yung aming pong pag-aaralan at ituturo ng aming speaker ngayon. Lord, guide din po ang aming speaker na si Sir Nathan sa kanyang pagtuturo at give him also wisdom and knowledge, Lord. And we hope na we will have a very successful last webinar tonight and mas marami po kami matutunan. We give you back all the praises and glory in Jesus' name. Amen. Ayan. Thank you very much, guys, for joining us tonight. And sino po yung bago? Baka mamaya hindi pa rin kilala si ang ating speaker. Bigyan ko lang din po ng background, no? Ang ating pong speaker for tonight, again, ulitin ko po, he is trading for almost 30 years now. And he is also one of my mentor po. Ayan, I'm proud to be one of his ano po, followers po, no? Protege, sabi nga. And then at the same time, nagpapasalamat po at patuloy po tayong pinagbibigyan sa ating invitation. So, wala pong iba ang ating speaker kundi si Sir Nathan Jinson. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you for the warm welcome. And to all the participants, no, welcome back. I hope you were attending the previous webinars that Tikmil has been giving you, providing you. I'm just wait lang, no? I'm having a hard time. I tried sharing the screen, pero nagkakagulo.
Can you see my screen? Yes, sir. Kita na po. And from the current slide. Anyway, kahapon, nagkaroon kami ng discussion regarding pending orders, no? And it is to a degree confusing to especially to new ones. Kasi bakit ganun? Merong buy stop, merong sell, buy limit. Tapos merong sell stop, meron ding sell limit. What's the difference between the two? But bigyan ko lang kayo ng konting explanation, no, regarding the difference between a limit order and a stop order. Nami-misconstrued kasi yung stop order as stop loss, but it's not, no? Iba po yung stop loss sa stop orders. Yung start tayo sa buy limit. Yung buy limit, parati malakas gamitin yan kapag nagsiset tayo ng ating support and resistance, no, sa ating chart. Bakit ba tayo nagpa-plot ng support? Kasi, di ba yung definition natin sa support is that hanggang doon na lang yung possibility ng price, no? Tapos aakit na siya uli. Kasi habang lumalapit ang price sa support, nagiging aggressive yung mga buyers, no? Buyers are inclined to buy, whereas the sellers are less inclined to sell. So by that logic alone, no, pagdating naman sa supply and demand, maraming bumibili. Ang gagawin ng mga suppliers, in this case the banks or prime brokers, what they will do is to raise the price para at least ma-arrest yung overwhelming buyers, no? So ano ang nangyayari ng particular time na yon? Aakyat na uli yung price, no? So it will not break the support. That is, if the price is about to go down to the support level, then what you need to do is to set a limit order. So bababa lang siya ng konti dun sa support ninyo, and then it will move back up. That is a buy limit, no? So if you want to set an order near the support, the order that you should put in is a buy limit. Ang kaibahan naman ng sell limit is, instead of waiting for the price to go to the support, you set the price when it's near the resistance. Siguro naman, naka-attend din po kayo ng ating webinar discussing support and resistance. Sa resistance naman, di ba, pinag-usapan natin, as the price nears the resistance level, sellers are aggressively selling, whereas the buyers are not that aggressive. So, by sheer volume, mas marami nagbebenta kesa sa bumibili, ano ang mangyayari sa price? Bababa na. Diba? So, that aakit siya sa almost near the resistance level. Eh, since meron tayong na-set na sell limit doon, it will get triggered. So, nakapag-sell tayo near the resistance and then wait for the price to go down. No? So, yan yung gamit ng buy limit at ng sell limit. Ito yung kaya nga tinawag na limit kasi hanggang dun lang yung support. So, it's being limited by the support line. So, you set a buy limit there so that when the price goes near the support, you will get triggered, you will get accepted by that order, and then let the price continue forward. Siyempre, merong buy limit, kabaligtaran nun, yung sell limit lang. So, this is what we do, no,
in raging markets. More often than not, we use limit orders, no? Kasi nga, ranging market lang. Aakit sa resistance, bababa sa support. Aakit sa resistance, bababa sa support. So, kung ganun, ano pang gagawin ninyo? Di ba magsiset kayo ng mga limit orders? Kasi alam natin na kapag ang presyo lumapit sa support, it's going to be limited by the price, by the line in the support. So, you set up buy limit. Whereas, pag malapit na siya sa resistance, it will be limited by the resistance line. Then you set a sell limit. So, ayan po ang definition ng limit order. Pag-usapan naman natin ang buy stop. Ang buy stop, ginagamit natin yan kapag nagbe-break ng support or ng resistance natin. No? In this case, doon sa example ko, no, yung spot price, biglang nag-break ng resistance, eh normally mag-reset tayo dapat dyan ng sell limit, di ba? Pero what if it breaks the resistance? Once it breaks the resistance, there is a strong possibility that it will continue to go up. Siyempre, magde-define na yan ng bagong resistance sa taas, di ba? Into the future. So, instead of, you know, just watching the price to go up, traders will set buy stops in this example, no? Eduardo, you're raising your hand. Do you mind chatting your question dun sa chat box natin regarding your question? So, pwede bang sabayin ang buy stop at sell limit? Yes. Pwede po. Kaya lang, parang yung sell limit, pag tinamaan yung buy stop, ibig sabihin, tinamaan ang sell limit mo. Jama. However, kung tinamaan ang buy stop mo, di ba, tinamaan din ang sell limit mo. Your sell limit is now incurring losses. So, to answer your question, pwede ba pagsabayin ang buy stop at sell limit? Yes, pwedeng-pwede pagsabay. Pero hindi parang hindi logical eh. 'Di ba? Kasi nag-set ka na sell limit. So tingin mo hanggang doon lang yung presyo. Tapos nag-set ka na sell limit, edi tinamaan siya. Eh kaya ka nag-set ng sell limit kasi sa tingin mo hindi na tatagusin yung resistance. That is the purpose of the sell limit. Pero nag-set ka rin ng buy stop, tapos tinamaan ng buy stop, ibig sabihin, na-break yung resistance. And na-trigger yung buy stop order mo. So, dalawa na yung order mo. Isang sell, hindi na siya limit, no? Isang sell na siya, at isang buy. Triggered pareho. Pero, the buy is probably breaking even kasi kaka-trigger pa lang. Or making money. However, your sell is now losing, incurring losses at this particular moment, no? Kaya, I hope I answered the question, Gemma, no? Ang tanong mo, pwedeng sabayin? Pwede, pero practical ba? Parang hindi. Yan. Okay? So far, Eduardo, ano yung no, sir? I saw you raise your hand, no? Nag-a-advise kung may nag-raise ng hand. So I'm just asking if what is the purpose of you raising your hand? You might have a question, then put them on the chat box. If you have some clarification, also put them on the chat box. If you want me to repeat what I just said, you tell me, and then I will repeat what you need to be rediscussed. Okay? So, buy stop tayo. Ayun. So, Grace, no? Diba? Parang hindi practical. Kasi matitrigger pareho eh. Tinamaan yung buy stop mo eh. Ayun. So, gumagawa tayo ng buy stop. Kapag kunwari, biglang nag-break, no? I particularly use buy stops or stop orders. Buy stop and sell stop.
when there are economic data that I am expecting. Yan. Bakit mas ginagamit ko yung staff? Kasi sa tingin ko, mas malaki pa yung igagalaw niya, no? Up or down. Hindi ko seset ng limit yan. Bakit? Kasi baka mamaya niyan tagusin lang yung mga limit orders ko, tapos i-break pa yung support or yung resistance, no? Kaya mas ginagamit ko personally ang mga stop orders kapag mga meron akong economic or fundamental data releases that I'm monitoring. I particularly use stop orders in non-farm payroll data releases. Ayun. Now, baligtarin natin. Siyempre, yung buy stop, nag-break ng resistance. Ano naman yung sell stop? Yun naman, kapag nag-break ng support, no? So, the price is moving between the resistance and the support. No? Normally, you will put a sell buy limit here. Diba? Kasi, sa tingin mo, it's being supported every time it goes near the support line. No? Kaso, na-break. So, kapag na-break, then the buy limit is no longer a valid trade. No? So, two things that you need to do. Hold on to it, but it might incur further losses. Or liquidate it at a loss. Or probably the best case scenario is break it, liquidate it at break even. However, pag hindi na ano yan, hindi mo tinanggal, there's a possibility that you might incur further losses. Now, if you don't have a buy limit near the support and then it breaks the support line, gusto mo naman i-take advantage yung pagbaba niya, yung pag-break ng support. Siyempre, pag nag-break din na yung support, that is no longer a valid support. Now, ano, di ba? Line. It is now considered a resistance line. So, tamang-tama, naka-sell stop ka dun. So, pag na-trigger yung sell order mo dun, it's a sell order near the resistance line. Bakit mo gagawin yun? Kasi there's a new undefined support below the resistance. You just have to wait and watch out for the market to consolidate. And then pag nag-consolidate, that's not probably the time that you will consider liquidating it at a profit. So, ang objective dito is ultimately to make money. Diba? So, there's a chat question. Hindi siya chat question, but an email. Ayun. So, ito ang differences ng limit orders sa stop orders. Huwag niyo pong ma-misinterpret na ang stop order at ang stop loss ay iisa. Walang kinalaman ng bawat isa. Stop orders are entry orders. Stop loss are liquidation of positions. Profit or loss, it's a liquidation of position. Okay? Moving on. Natapos na tayo sa fundamental analysis, no? Natapos na rin tayo sa technical analysis. Later on, we will create orders using the pending orders, no? But before that, may question and answer. Ano po mangyayari kung nag-break ang buy stop at patuloy sa pagtaas? Ano po use ng sell buy stop? SB, kaya tayo nag-set ng buy stop kasi tinitingnan natin na baka yung presyo mag-break sa resistance, di ba? So, nag-break na nga siya. Since gusto natin i-take advantage yung pagtaas niya, magsiset tayo ngayon ng buy stop or sell stop kung sa baba.
Yan po yung use ng stop orders. Pag nagbe-break, kung hindi na sustain ng resistance o ng support ang mga limitations nung pag-akyat at pagbaba, at pag na-break yung resistance at ng support, then that's the time that a buy stop should be properly placed, no? So yun po yung gamit ng buy stop order. So ano po ang mangyayari kung nag-break ng buy stop? Eh di, ang mangyayari, magte-take profit ka, no? You will incur floating profit instead of losses. Eh remember, the objective here is to make money, di ba? So yun ang mangyayari. Okay? So I hope I was able to answer that, SB. Okay na po? Okay, live answer. So pag nag-break ang buy stop at patuloy pagtaas, profit po siya. Yes. But you must remember, no? You must set a buy stop. SB. You must send a buy stop order. Diba? Kaya ka nag-set ka ng buy stop order tapos nag-break sa resistance. Eh di tatamaan yung buy stop order mo. It will now be an order to buy. No, you will, your order, your buy stop order will now be accepted by the system. Edi naka-order ka na ng, meron ka ng order na buy order, no, sa break na resistance. At pag patuloy pagtaas, di naturalmente magto-profit ka. Yun po yung purpose ng buy stop at ng sell stop. Ayan. So, chat. Kailan po malalaman na maximize mo ang buy stop? 2 or 3 candles? Paterno, it has nothing to do with the candles. It has to do with the resistance or the support. Na-break niya yung resistance, so tatamaan yung buy stop mo. Hindi natin pwedeng sabihin na 2 or 3 candles after saka tayo magsiset ng buy stop. Remember, we are setting stop orders when we expect the price to break the resistance or the support. Yun po. I hope I was able to answer your question, Mr. Paterno. Okay, so okay na po tayo. Wala nang question. Meron pa isang chat. Kailan po malalaman na maximize na? Ayun. Okay. Thank you, Paterno. Okay. Moving on. No? Ito yung points to keep in mind. No? Technical analysis focuses solely on charts and past price behaviors. Traders will often incorporate indicators and tools. Natanong sa akin yan eh, ano ba yung mga magagandang combination ng mga tools na gagamitin? No? Ano yung sagot ko? Try to make it simple. No? Kung gusto nyo man ng maraming mga indicators, eh, at least the number of indicators should always be odd number, no? Like 3 or 5 indicators or 7 or 9. Bakit? Bakit kailangan add? Para at least parating merong lamang. Kasi kung kunwaring add even number yan, like 2, 4, or 6 indicators, paano kung yung kalahati gusto mag-buy at yung kalahati gusto mag-sell? Eh di walang nangyari sa'yo. Diba? So, in this case, kung 5 yan, eh di 3 gusto mag-buy. Yung 2 gusto mag-sell. So anong gagawin mo? Di automatic, magbabay ka dapat. But again, sa inyo pong ano yun, no? Kung ano pong technical tool ang gusto ninyong gamitin, nasa sa inyo po yun. Si Anonymous Attendee, buy stop is to mean to position a new pending buy order, sir. Yes, that is precisely what it means. Yan. SB, pag po meron ka buy stop,
Pero bumaba naman po siya, hindi na siya tumaas at walang stop loss, meron po losses. SB, pag bumaba yung presyo at hindi tinamaan yung buy stop, ganun po ba ang ibig nyo sabihin? Or na-trigger yung buy stop order nyo, so nakabuy na kayo, pero bumaba naman siya at hindi na tumaas, wala kang stop loss, meron pong losses. Meron yun, SB. Merong losses yun. Kung hindi yan, well, kung hindi yan na stop out, no? So, ano yung pareho po? Pag merong buy stop na ta-trigger, yan, merong losses. Ngayon, kapag merong kang buy stop at hindi naman tinamaan, ibig sabihin, hindi na-trigger, no? Ano ba ang ibig sabihin na hindi na-trigger? Hindi pumunta yung presyo doon sa buy stop price mo at bumaba. Eh di wala kang losses doon kasi hindi ka naman nasa market. Wala ka naman sa market, di ba? So, yun po yung ano niyan. Answers doon sa mga tanong ninyo. Okay? There's a chat question. Sir, pag na-break yung resistance, di po ba ma-trigger ang buy stop? What if false break out? Dapat bang i-cut loss na agad ang position ko? Samuel, that is a very subjective question. Baka naman 5 points lang ng resistance line mo, nag-set ka na ng buy stop mo. A buy stop is usually just a bit above the resistance line. Now, kung na-trigger yung buy stop mo, tapos nag-false breakout, pag sinabi mong false breakout, hindi na siya umakyat. Ibig sabihin, bumaba na. Diba? Then I would consider cutting it at talos. No? Yun. Hindi naman cut na agad. Eh baka mamaya niyan, syempre, diba, nag-break ng resistance, eh di humihingi pa ng momentum yan. No? Meron pang mga traders na hindi pa pinapansin yung break ng resistance. Eh paano kung napansin na nila after 3 hours? Ay, na-break na yung resistance. Oh, so I better reinstate my buy orders. Eh malalaki ang mga portfolios ng mga yan. No? Kahit ikaw eh, kahit 1 million yung $1 million yung trinitrade mo, hindi naman lahat ng 1 million na yun nakatrade yun doon sa particular buy stop order mo, di ba? So, hindi siya masyadong makaka-apekto. However, market sentiment might dictate otherwise, no? 3 hours from now or 6 hours from now. So, hindi naman dapat i-trigger kagad ng stop loss or cut loss yan. No? Ganun din naman ako, kapag ako eh, nag-trade ako ng fundamentals, talagang malalakas ang galaw, mabilisan ang galaw doon. So in most cases, Samuel, particularly the non-farm payroll, no, talagang tatamaan yung stop orders ko, and then bababa pa ng konti or raket pa ng konti, and then I will just wait for it to consolidate and then liquidate it, no? Pwedeng break even ako o pwedeng may profit ako. What is important is that my stop orders were executed and I was able to liquidate it at a profit. Ayan. So, yun po yung explanation dyan, Samuel. Thank you rin. Thank you. Meron na naman uling 3 questions. Buy stop is to mean... tapos na po ito. Tapos na rin po ito. Tapos na rin to. Okay, let me go back to my presentation. The third is... Traders will attempt to anticipate future price movements using past market behavior. Ito yung mga traders, no, na technical analysts. Wala talaga silang, hindi nila na kinoconsider ang fundamental analysis as a reason for market to move, no? Ayan. Samantala, no? Ayan, that is an example of a technical analyst, no? Ang ginagamit niya rito ay pivot strategy at
risk FX risk oscillator. So yan ang ginagamit niya. So, technical analyst yung mga yan. Whereas fundamental analysts, no, they will concentrate on the financial drivers of the economy itself. So ano yung mga financial drivers? Diba, yung pinag-usapan natin, non-farm payroll, unemployment, GDP, GNP, trade balance, housing starts, no, consumer price index, producer price index, manufacturing goods. These are the financial drivers, no, of the economy. Unfortunately, for the case for the Philippines, well, hindi natin nakocompute. Dahil sa Amerika, hindi naman lahat kasi doon sa Amerika taxable. Diba? Walang sari-sari store doon eh. Eh, ang mga sari-sari store natin, numero uno mga tax evaders. Ang mga hindi naman nagbabayad ng tax yan. Diba? Meron bang sari-sari store na merong ano, SEC at saka BIR licenses? Pero na ba kayo nakita ng ganun? Di ba wala? So, napakahirap i-compute ng mga yan, ng mga financial drivers na yan sa Philippines. Napaka-synthetic ng ating financial drivers, no? Na nanggagaling sa NEDA, nanggagaling sa Central Bank, nanggagaling sa mga government departments. So, yung GDP natin, that's very synthetic. Yung GNP natin, ganun din. Unemployment natin, napakahirap i-compute, no? But in other countries, especially the first world countries, lahat yan matik, no? So they can easily, no, analyze financial drivers, no? So ito yung mga components na ginagamit kadalasan ng mga fundamental analysts, no? Traders will often follow news announcements and data releases. Yun. Third, traders believe sentiments drive the market, no? Based on news and economic data releases. Who among you were able to monitor the price last Thursday, no? Sinabi kong merong mga fundamental data from Canada and the US. Anong oras lumabas yun? Diba? 8:30 ng gabi. And I asked everyone participating to watch the dollar CAD, no? Para makita ninyo yung bilis ng galaw ng mga economic data releases. And then again, on Friday, no, nagkaroon din ng mga data releases, particularly the non-farm payroll. And tell me, what did you notice, no, during those particular moments, no? Malakas ba ang galaw? Mahina ba ang galaw? No. Or better yet, malakas ang galaw. Oh, thank you, Grace. Alin doon, yung Thursday or Friday or both? Both, di ba? Yun. So now, let me ask you this question para sa point system. Sa tingin ninyo, ano ang mas magandang analytical tool na gagamitin natin or approach? Do we approach our analysis technically or do we approach our analysis fundamentally? Ang sagot ni Grace, both. No? So, fundamental and technical. Ah, hindi. Both nagalaw, Thursday and Friday. Si Grace, she prefers fundamental. Lenny, fundamental. Si Gemma, fundamental. Marceline, both. Enrique, both. Paterno, fundamental. Randy, both. Yan. All of you are correct. No? All of you are correct. Why will I tell you to concentrate your efforts on fundamental? And why will I tell you to concentrate your efforts on technical? Pero ito yung ititip ko sa inyo, ha?
sana pakinggan ninyo to at i-practice ninyo. Parang mas sure kasi ang profit pag sa fundamental. Tama. Ganito ang ginagawa ko. No? Kung mukha kayong perang katulad ko, I will use both. No? And here's the tip. No? In the morning, whenever I wake up, Manila time to, no? Kasi nasa Pilipinas ako. Every time I wake up, that's around 3 or 4 o'clock in the morning. Alam ni Miss Sally yan, nakikita niya ako nag-o-online eh. Every morning, the first thing that I do is to look for fundamental alerts. So ano ba yung mga fundamental alerts na yun? Ito yung ano pwedeng lumabas na malakas, na high impact news itong araw na to. At 3 o'clock in the morning, wala pa yan. Pero pagdating ng 7, minsan sa Australia, meron na. Pagdating ng 8, sa Japan, meron na. No? So, titingnan ko muna sa umaga, ano ba yung mga high impact news? And then, I will take note of them. Kasi baka merong high impact news eh. Now, depending on the high impact news, no, kung saan bansa manggagaling, then I will act accordingly. Kung sa Japan, di babantayin ko yung dollar yen, no, or your kiwi yen, or the loonie yen. And then normally, that's 8 o'clock in the morning yun. So, alam ko na kung saan ako kikita, di ba? Tama yung assessment ni Grace. Kasi alam mo kung kailan lalabas ang mga yun. Di ba? Alam mo kagad kung anong oras at saka kung ano yung resulta. Now, kunwari, 8 o'clock, tapos na ako mag-trade by 8:05. Wala na akong gagawin. E tapos wala nang high impact news the rest of the way. Then that's the time that I will consider trading the market technically. Bakit technically? Kasi magre-range na yung market niyan eh. There are no financial drivers, no, that will come out later in the day. Wala na, tapos na. So, lahat ng mangyayaring up and down ng market will now be a ranging market lang. Diba? This will totally depend on the number of buyers against the number of sellers. Aakit ang presyo, bababa ang presyo. So, aakit ng presyo, bababa ang presyo. Then, I can define my resistance as well as my support. Wala nang fundamental na gagalaw dyan eh. So, ang nangyayari dyan, supply and demand na lang talaga yung nagpapagalaw sa market, di ba? O, paano magkakaroon ng pag-akit dyan? Dumadami, medyo nagiging aggressive yung buyers. So, umaakit. Hihinto yan, bababa, kasi lumalaban yung mga sellers naman. At na-overwhelm yung sellers. So, anong nangyayari sa presyo, bababa. Bababa ng bababa yan until such time na papasok na naman yung mga buyers, bibili na naman sila. So what will happen is that over a period of time, magkakaroon ng resistance at magkakaroon ng support. And then, since the day is not yet over, I want to take advantage of it, then I will use technical analysis for me to cover my free time. Diba? O, trabahong tamad. Ayokong magawa ng support at resistance. Ano gagamitin ko? Parabolic SAR. I have 3 hours to spare. And every time na yung DOT nasa taas, I sell. Every time na yung DOT nasa baba, I buy for the next 3 hours. I-try nyong gawin yun. No? On a ranging market. Definitely, maganda magiging outcome niya. However, no? Ito, wag nyong kakalimutan. Kapag biglang merong fundamental driver na lumabas, huwag na kayong tumingin sa chart kasi hindi na practical. Diba? Kasi fundamental na nga eh. So kung kunwaring sinabi sa inyo, buy kayo ng dollar yet, eh nagkaroon ng earthquake, ano mangyayari sa dollar yet?
numerically, bababa yan. So, mali na yung buy mo sa technical, di ba? Bakit ko nasabing bababa yan? Two good reasons. 1995, Kobe earthquake, and 2011, the Sendai earthquake. I exactly saw, witnessed, what happened to the dollar yen during those times. So, kung merong ganun nangyari, di man natin, siyempre pinagdadasal na araw-araw, may lindol, ano? Pero kung ganun na mangyari, automatic, no? Sasagasaan niya na ang technical analysis tools nyo. Swerte ka kung ang technical analysis na signal is to sell the dollar yet. Tapos biglang nagkalindol. Tama yung position mo. Tama rin yung magiging order mo. Pero kung kunwari sinasabi, bag-buy ka, edi sasalungat yan. Do you follow? So, medyo trick question yung tanong ko kanina, no? Saan kayo dyan? Technical or fundamental? So the answer to me, my personal, if I am to be asked, no, that question, my answer will be both. Kasi there are times that the fundamental analysis will be beneficial, no, especially when will they be beneficial? They will be beneficial whenever there are financial drivers, no? So data releases yan. Meron naman yan araw-araw eh. Go to your Forex calendar, makikita ninyo, araw-araw may high impact. Depende sa bansa. Pero, again, 60 to 70% of the time, the market is ranging. So, since nagre-range yung market, why not take advantage of it? Mag-technical approach ka. Yun. Ayun. Yes, Grace, itry mo yun. Fundamental, siyempre, wag mo na tignan ng chart. It really makes no sense, no? Kapag ranging market, then that's the time we use technical trading. Yan. So, questions pa po? Kung wala na, check ko lang yung slide ko. Na-discuss na natin ito, di ba? So, tapos na tayo dyan. Questions naman? Before we move to setting up pending orders on MT4. Kung wala na kayong tanong, then this is the time that I will close my slide and concentrate my slide on MT4. Ayan. Can you see my screen? Miss? Yes, sir. Sally? Apo. Okay. Thank you. So, anong gagawin natin? Umpisa tayo. Okay, euro dollar. Set tayo ng buy stop, for example. Si Grace, sabi niya, set the indicators. Sige, set tayo ng indicators. Anong indicator? Ito na lang. Ayan. Ayan lang. Meron ng parabolic grace. So, ilang minutes ago? 2, 4, 6, 8, 10, 11 minutes ago, the indicator told us to buy. So, since na wala tayo sa market, sorry, punta tayo 1 minute. Ayan. Halos malapit na, no? Ang problema, Grace, dito, market order ang gagawin natin. Hindi tayo gagawa ng pending orders. Di ba, Grace? Kasi ano ba ang policy natin? Pagka, ayun na, oh, meron ng dot sa taas.
So dapat, ang market organ na natin is to actually sell it now. Ayun. So, wag na natin pansinin yan. Mag-set tayo ng pending order. Ayun. My daughter is cooking dinner and I requested dried pusit. Nasa room ako, naamoy ko na yung dried pusit. Nagugutom tuloy ako. Okay. Set tayo ng sell stop. Bakit tayo magsiset ng sell stop? Ano ang purpose ng sell stop? Ano yung definition natin ng sell stop? Magbe-break pababa, di ba? Magbe-break possibility, mag-break sa ating support. That is why we're setting a sell stop. So, a price below the current price. The current price of the selling is 1.09281. So, the sell stop should be lower than 1.09281. So, 1.09 10. So this is way below the 28, diba? So set natin yan, 1.09 10, and then place it. And if you will notice, meron na tayong presyo na sell stop, pero hindi pa siya natitrigger kasi hindi pa bumababa ang presyo sa 1.09 100. Ang presyo pa lang is nasa 1.09 288. So, that's about 188 points below. May kinalaman ba ang distance ng dot sa candle pag malapit o malayo siya sa candle? Yes, Jimber. Di ba sinagot ko yon last time na sa stop and reverse, ang aking stop in this matter is the dot above. So, ano yung dot sa taas? Ba't ayaw lumabas? So, nung nag-trigger tayo ng sell, ang stop loss natin, eh, kung ano yung price sa dot. And if you will notice, bumababa ng bumababa, so papalapit na papalapit ang ating stop loss order. Yun. Ako, hindi ko na ginagawang maglagay ng stop loss kasi adjust ako ng adjust, di ba? Eh, hintayin ko lang naman mag-trigger na ang dot nasa baba, then that's the time I buy. So, I liquidate my sell order and then place a new buy order. So, ganun po yung paggamit ng parabolic SAR. No? Matik na yung dot na yun. Pag tinamaan, ibig sabihin, stop and reverse ka na. Mag-stop ka na dito sa sell mo and then mag-reverse ka. Ano yung reverse ng stop ng sell? Eh, di buy. So, yung dot, mapaplat na sa ilalim. So, I hope I was able to answer that, Jimber. May kinalaman ba ang distance ng dot sa candle? Ah, anonymous attendee pala yan. Ayun, I hope I was able to answer the question. Ayun, malapit na yung dot, di ba? Lumalapit na sa line. Siguro yung next minute, pag hindi pa rin na-sustain at bumaba, matitrigger na yung sell order ko to be stopped out. So I will set I will liquidate this at a loss and then set a new buy order. Ganun ang gagawin ko for the next two hours, kunwari, for if I have a free time. So ito na tayo, sell stop. Can we set a stop order on our sell stop? Of course we can. Set tayo ng sell stop order, yung stop loss natin dito. So pag nag-sell tayo at umakyat sa 9100, 1.09 150 for example, so I am now setting a stop loss 50 points above my sell order. So modify, meron na siya dyan. Gets nyo? At lumalaki ang ating losses. Anyway, so that is a sell stop. Now, to set a buy stop, we will set a buy order, not a market order, but a pending. So, buy stop naman,
A bystop should be above the 90307. So, ano ang price natin? 1.0950, for example. And then place it. 1.0950 is higher than the current price. O yun, na-stop out na tayo. We liquidate this. So, we're not in the market. And then, create a new buy order. So, ayun na naman ang buy natin. No, 2 minutes ago, di na tayo nakahabol. 2 minutes ago na, nagbigay ng idea na mag-buy tayo. So, that's market orders, no? Ito yung paborito yata ng mga attendees natin. Kaya nila rin ni-request ang paggawa ng trading sa using parabolic SAR. Yun. Gets nyo? This is how we use the parabolic SAR and this is how we use the buy stop and the sell stop. They are still pending orders simply because they are not yet in the market as we speak. No? So, can we set a stop loss in our buy order? Our buy stop? Of course we can. We just put in here our stop loss. So let's imagine that 1.0930 will be our stop loss. So modify, pero nang matik yan, nandiyan dyan na. Ayun. So ayun yung perforated line. This is on the premise na tatamaan yung buy stop, yung sell stop order muna natin and then it will go up. Tinamaan tayo sa 1.09150. Now, the buy stop, syempre it will go up, break the resistance, gets our buy stop order at 1.0950 triggered, and then should it not continue to go up but instead no fizzle out and then starts to go down, then at 1.0930 we will be stopped out. Yun, ganun lang po yung ating premise sa ating mga pending orders at market orders. Yan. Now, next naman na gagawin natin, limit. No? Market execution, pending order, buy limit. Ang buy limit should be lower than the buy order, the buy price here. So, it should be 1.0910, for example, which is lower than 1.0929. And if you will notice, the order, the place order, the place icon or button has become colored blue kasi it means that my parameters are all correct. Pero kung babaligtarin ko to, kunwari ginawa kong 1.0930, ginawa ko siyang 1.0950, if you will notice the place order has been grayed out. Meaning mali. Kasi dapat my stop kasi above the price eh. And since I'm setting a buy limit, it should be below the 30. So let's say 10. So if you will notice, the place order button is now clickable. Hindi na siya grayed out. Ayun. So nandoon na yung trade ko, yung pending order ko. I have a buy stop. I have a sell stop. Now I have a buy limit. Of course, I can set the stop loss here. So next na gagawin natin ay pending order pero this time it is a sell limit. A sell limit should be above the 1.0929. If you will notice, the place button is still grayed out kasi wala pa akong price na linalagay. 1.09 oops, mali. 09 above 29. So let's put it at 50. If you will notice, the button now is clickable. Naging red siya. Kasi to signify that I am selling. So, ang daming mga triggers na ano, no? Na mga points na sinasabi sa iyo, no? Protocols na, okay, baka nalilito ka lang, no? You are being reminded, it's colored red, you are being reminded that the order is a sale.
Kahit self-stop yan, it will be red. Now, if it's by stop or by limit, it will be colored blue. So, set na natin. Ayan. So, now, if you will notice, I have four orders pending. One by limit, one sell limit, one sell stop, and one by stop. Ayan. So, lahat yung mga yan, matitrigger kapag tinamaan, pag dumaan ang presyo doon. Makikita naman ninyo sa daily ang aking mga positions. But let's go back to one hour. Ayun, lahat ng mga orders ko, kita naman, no? Now, dun sa market order ko na hindi pa natitrigger, balik tayo dito dahil kasi baka sabihin, sa 1 minute, nakasell na. Ayan. Ayun. So, we are now buying at market. We have bought the euro dollar at 1.09308. Several minutes ago, it gave us a signal to buy. We will hold on to that buy, no? Until such time na tamaan tayo ng parabolic SAR umakit sa taas. So, meron tayong Q&A. Ano ang buy sell stop limit? To be honest, no, first time ko nakita yan. Sa MT4, wala yata yan. Sa MT5, meron. And I haven't used that buy sell stop limit. Kasi parang buy stop na, sell stop pa siya. So, hindi ko alam eh. I will experiment on that part, no, or I'll Google it and to give you a definitive answer for that, no. But for now, I'm really curious, no. Kanina I just ran out of time eh, to Google it, no, nung nakita ko when setting up my PowerPoint presentation, I was surprised. Bakit 6 na options to? Samantalang kinalakihan ko 4 lang. By limit, sell limit, buy stop, sell stop. 4 lang. Pero dito sa MT5, 6. So, hindi ko pa alam kung bakit meron pa ng buy stop, sell limit. Buy, sell, stop limit. No, I really don't know what the use of that is for now, no? But I will see, no? And hopefully, I will be able to answer them in the future. Okay, so any questions regarding setting up of orders? Questions po or clarifications? So ganito yung paggamit ng parabolic SAR. Right now, we are floating $50, 57, 56, give and take. In a ranging market, this is quite favorable to you. Pero siyempre, do not use technical analysis during fundamental data releases. It really makes no sense. Questions po ninyo? Wala na. So, meron nagtanong sa akin, no? As a newbie, ano pa yung magandang in combination na technical indicator na gagamitin? Ang ginawa ko ay included MACD. Kaya lang sa MACD, if you will notice, medyo may konting delay yung part ng kanyang signals. Dito tayo binigyan ng signal to sell at to buy. So somewhere here. Pero sa parabolic SAR, tatlong signals na yan. Buy, sell, and buy. Right now, we're buying. So, medyo magulo.
One is telling us to buy ngayon, 3 hours, ilang hours ago pa. Samantalang ito, no? Eh, iba na yung kanyang, but in this case, pareho sila nakabuy. Pero ito, sumalungat eh. And on the MACD, it's still telling us to buy, continue buying. Si Patiano, para palagi po palang in between ang points for buy, sa buy limit at sell limit. Patiano, I don't quite understand the question. Ulitin ko yung babasahin ko ha. Palagi po palang in between ang points for buy sa buy limit at sell limit. Please advise po. Reconstruct the question. Hindi ko masyadong gets pa. I'll get back to you, Paterno. Gerard, from previous technical analysis lessons, for confirmation po, stochastic setting nyo is 533. Yes, Gerard, no? Pero yan yung default. Yan yung default. Pwede kang mag-set ng dalawang stochastics mo, no, sa chart. One is 533 and then one is even a longer time period. This is where two schools of thought collide. Yung iba, gumagawa sila ng napaka complicated na parameters, no, sa stochastic. Let's say gagamitin nila 14, 21 and 9. Ganun. So magulo, no, magkakaiba yung kanyang result, no, by using that instead of the 533. So ang nangyayari, yung ibang traders, although they're using the same stochastic indicators pero magkaiba yung parameters, magkakaroon ng kaguluhan kasi some results may lead to a sell whereas some parameters will lead to a buy. So doon nagkakagulo. And this is my reason why I don't particularly prefer using technical indicators that can be modified, no? Ang parabolic SAR, it should always be 0.2 and 2. Ang MACD should always be 12, 26 and 9. No? But in RSI, in parabolic, in Bollinger Bands, in stochastics, in channels, nakakalikot kasi yung kanyang parameters. So, medyo naiiba. Yun. Si Jimber, hindi po ba pwedeng i-set up agad ang take profit at stop loss sa pag-trade at walang buy and sell stop, buy limit and sell limit? Jimber, pwede kang mag-set ng ganun. You don't necessarily have to set buy limit and sell limit. Kung nakabantay ka naman, kagaya ng ginagawa natin ngayon, then we might as well or take them out, no, during market, at market. Ibig sabihin ng taking them out at market, we liquidate them accordingly, no? Andiyan na yung presyo, gusto mo na i-liquidate, then you liquidate it. Andiyan na yung presyo, gusto mong bumili o gusto mong magbenta, then you execute the order. Market order yon. Pero hindi na siya sell limit, hindi na siya buy limit, hindi na rin siya buy stop at hindi na rin siya sell stop. Yun. Pag nag-set po pala kayo ng buy, dapat in between ng buy limit at sell limit, I still don't. Miss Sally, you can read the question of Paterno. Can you explain it to me? Apo. Pag nag-set po pala kayo ng buy, dapat in between points ng buy limit at sell limit, palagi pong combination ito. Parang hindi ko rin siya naintindihan, sir. Dapat in between points ng buy. Buy limit is an order. Yes. A buy limit is an order. A sell limit is an order. So, pag nag-set kayo ng buy, what are you setting in that buy? Are you buying it at market? Baka po itong buy lang siya ng standard na execution. Parang regular execution lang siya kasi in between ng buy limit and sell limit.
Oh, so that's market order. Yes po. Opo. So paterno, Tama ba, sir paterno? Correct me kung tama po ba ang pagkakaintindi namin o meron ka pang ibang pagkakaintindi. So pag nag-set po pala kayo ng buy, ano itong buy? Buy at market. Ayun, market order. Okay, thank you, tama, paterno. Tama. So na-clear tama. Na po natin, ano? Ayan. Ayan, si Jimber, okay na rin po tayo? Ayan. Okay. May mga phone-in questions? May chat question yata tayo? Yes, sir. Okay. Sabi po ni Grace, how about yung arrow up and down na indicator? Ano po yun? Hindi yata ako gumagamit dun, sir. Hindi ko alam yun. Ano ba yung nakikita nilang arrow up and down? Ito po ba? Ito po ba yung red arrow at saka yung blue arrow? Historical daw, sir. Hindi po ako gumagamit yan. Hindi ko alam, sir. Yung mga arrows na kagaya niya, no? Those are indicators where I executed my order. So it will just reflect on the chart nung mga time na yon. Nung time na yon, nag-set ako ng sell order at saka nung time na yon, nag-set ako ng buy order. So nandiyan dyan yan sa MT5. Pero sa MT4, parang wala. Kaya siguro tinatanong nila. Dito sa MT5, it will automatically be plotted if I set a buy order or sell order. Sa limit or ano, wala pa yung arrow kasi hindi pa nangyayari yung mga pending orders ko. Itong mga orders na to, these are all market orders. Ayun. Ayun, arrow up and down po. Tama. Ayun, yun yung ano yan. Pwede nyo po i-cancel. Oo, pwede ko i-cancel lahat ng mga ano. Tama si Rene, no? Wala yan sa MT4. Ayun. Yes po. Ayun ang definition ni Alvin pala. Those are trade history. So, if I'm going to print it, it will tell me this is where I sold, this is where I bought, this is where I bought, so on and so forth. Ayun. Oo. MT5 meron siya. I'm not sure. Baka naka-default lang na wala sa MT4. Alvin, no? So, let me download and then get back to you. No? I'll download MT4 and then see, or probably Google them, no? And see if available din siya sa MT4. Baka naka-off lang. Dito sa MT5, naka-default na, magre-reflect yung aking mga historical trades. Okay. Any more questions? Oh, two participants raised their hands. Ano po yung ang nag-raise, si Eduardo at saka si John Carl, si Carl John Villarosa. Yes, Eduardo, what are you raising your hand for? And Carl John. Si Jimber, sa last dot po ba ang parabolic SAR either up, sa uptrend or downtrend? Sinisignify po ba niya yung pag-close ng price sa bar ng candle na yon? Ulitin ko yung basahin ko ulit. Sa last dot po ba ang ng parabolic SAR either sa up or down? Sinisignify po ba yun yung pag-close ng price sa bar or candle na yon? Yung dot, if you will notice, Jimber, every 1 minute, so 1 hour yan eh. So every hour, magkikreate siya ng dot, no? Pero ilipat tayo dito sa mas
Dapat sa 1 minute tayo nakadikit eh. Ayun. Are you asking me na sinisignify ba niya yung reversal? Ganun po ba yung tanong mo? Sa last dot ng parabolic up or down, sinisignify niya ba na pag-close ng price ng... Hindi niya sinisignify yung pag-close ng price ng bar, no? Or ng candle. It is just being plotted to signify your stop loss, no? If you're selling, then that is your buy stop or buy stop loss order by buying it. If you're buying, then that will be your stop loss by selling it. Yun. Ganun yung interpretation ng parabolic SAR. We've been looking at the charts in a different time frame when we should have been looking at it on the 1 minute. That's a 1 hour tire, sorry, no? That was a big mistake on my part. No. Kaya naiwan itong buy order na to. Dito tayo nag-order eh, nung nag-buy tayo eh. Ayun, no, yung order, yung arrow niya yan, signifies that during this particular time, we bought the euro. Pero nung continuously, nung time na yon, we should have sold our euro dollar. Diba? Kasi nag-buy tayo dito eh. So sold here. So wala tayo sa market. And then that dapat, several minutes ago, we should have sold the euro dollar. And now, ito na, hinihintay natin yung dot, no, mag-reverse. It has nothing to do, Jimber, with the closing of the price of the bar or the candle. No? Ang significance lang nung candle or nung bar, eh pag yung price niya nag-create ng high at tinamaan yung dot na yan, ano yung dot price na yan? Nagtataka ko bakit tayo lumabas eh. Ayun. Kapag ang presyo or nag-high, no, nag-break ng 1.09253, then that's the time the dot will be plotted below. Pero hindi. Bumaba pa siya lalo, so 1.09249. Eh samantalang ito, 1.09253. Ito naman, 249. So, kung nakasell tayo, pababa ng pababa, palit ng palit yung ating losses, di ba? Yung possible losses. Kasi saan tayo nag-sell? Nung time na to. Eh, ang... Teka lang ha, i-close ko lang tong ano at ililipat ko lang tong zoom ko. Nung nag-sell tayo dito, dapat nung nag-sell tayo dito, nag-sell tayo sa 1.0927. Ito yung closing price nitong ano, nung time frame na yon. Kung titingnan mo to, that is the closing price. 1.0297. 1.0927. Eh ngayon, ang presyo, 1.09238. No? So, we could either make money or lose money, but depending on the dot, it will continue to compute it by going down until such time that the bar, no, either the candle or the wick touches the dot, and then it will reverse. Okay. So may chat question. Sir, yung TP2 and TP3, paano po ba iset? Carl Jan, what do you mean TP? Take profit 2 and take profit 3? Medyo magulo yung tanong. Anong time frame po mas magandang gamitin ang parabolic SAR? Ronald, mas magandang gamitin to sa 1 minute. Ruel Laura, ano yung negative? Ruel? Carl Jan, ano yung yes po? Kung meron kang TP2 and TP3, tinamaan yung TP2 mo, edi wala ka na sa market. So I don't see the other one having TP3. Ayan. Look closely.
no? At baka i-trigger na yung buy natin. Kasi malapit na siya eh. Malapit na yung bar, tumama dun sa dot. And let's see, no, sa 1 minute, kung ang dot ay maipa-plot na dito sa baba. So, Ronald, I hope I was able to answer your question. Mas maganda gamitin niya sa 1 minute. Kasi blow by blow, ika nga eh. Yun. Pero tingnan mo, no? Medyo tumago, medyo nag-sideway pa yung dot, yung parabolic. Baka itong next minute, ayun. Nakita nyo naman, ano? Nasa ibaba na yung plot niya. There are others, no? There are other parabolic SAR traders that normally wait 2 more dots before they enter. So since ito yung first dot, parang confirmation nila, no? Dapat bibili na ako, di ba? Pero ito, i-click ko na. Dapat bibili na ako, pero hintayin ko na magkaroon pa ng isang dot. Then I confirm the buy. Yun. So yun na, meron nang dot. Then I definitely click the buy. So dalawa na yung buy order ko. Yun. So on and so forth. And mind you, I still have pending orders. Ayan. So yan po ang paggamit ng ating pending orders at paggamit sa market order. Are there any more questions? Nakakapanibago, Miss Sally, at wala masyadong tanong. Yes, sir. Anong pair po ang mas okay gamitin sa parabolic SAR? Ronald, any pair is actually okay. However, I'm just showing you EUR/USD, this is for the benefit of the newbies. Kasi ang mga newbies, hindi pa masyadong sanay. Eh baka mamaya, kagaya niya, no? Lahat ng mga trades ko so far were negative. And right now, I'm incurring negative losses here. So baka medyo maguluhan sila at ma-dishearten. You can use the parabolic SAR on gold, you can use it on crude oil. But I would want you to, ano, Ronald, concentrate muna on EURUSD. Bakit? I mentioned this before, simply because the EURUSD is the most heavily traded currency pair in the world. Remember, the United States of America has 55 states using one currency, and that's the US dollar. However, how many countries are there using the euro? There are about 64 countries. So imagine that, no? 64 countries using the same currency. And then 55 countries on the other side of the pond, no? 55 independent states using the US dollar. So mabigat na curve na pares ito. Heavily traded. So therefore, I would want you to concentrate muna on the euro dollar para maganda yung activity kasi heavily traded yan eh. So, double-edged sword, no? Since it's heavily traded, eh, medyo volatile. Eh, since, di ba ang gusto natin, volatility, gusto natin up and down para makapasok, labas-pasok tayo sa market. So, I would prefer that you use the euro-dollar muna. Yun, si Ruel. Are you relying always on your indicators in trading? Don't you use price action? I don't rely always on indicators on my trading. Well, I trade predominantly using fundamentals and on ranging markets, technical factors, no? And when I do, I use my preferred indicators accordingly. Price action,
by definition, eh, parang ano yan eh, you trade based on a whim. No? Biglang tumalon yung price. You trade, ay tumalon, buy ako. Biglang tumulo, ay bumagsak, sell ako. Ganun ang definition ko sa price action eh. So, I don't trade it that way. Ayan. Okay? Any more questions? At naubos na yung ano natin. Okay din po ba gamitin ang parabolic SAR sa crypto trading? Yes, of course. Pwedeng-pwede mong gamitin yan, na Jimber. But again, nga, no, Jimber. Tama, maganda yung tanong yan. Kasi sa crypto, wala namang fundamental eh. Puro price, puro market-driven ano yan eh, sentiment, di ba? So, biglang may nagising na crypto trader decides to buy, lilipad yung crypto, tinamaan ng parabolic SAR mo, you automatically buy. So, sumusunod ka lang sa kanya. E umakyat, binenta niya na, edi magpo-fall down yung price, magti-trigger ng SAR, edi binenta mo din. Ang ano lang yan, eh, walang fundamental factor that will affect the cryptos. I've been trading the crypto since 2015, pero wala talaga ako nakikitang fundamentals dyan eh. Ayan. Pero maganda, magandang idea yun, ano, Jimber, no? Let's trade up the SAR on Bitcoin. Ayan. Ano pong forex session ang madalas ay ranging ang market at bakit? Anonymous, tumingin ka sa kalendaryo, doon sa forex calendar. And then, i-consolidate mo lahat ng mga high impact. Dahil doon sa mga high impact, syempre, hindi yan, ano, hindi yan ranging market. Magiging trending market yan. Di ba? So, yun yung magiging ranging market mo. There is no specific na, okay, every Tuesday, ito ranging market. Every Tuesday at 3 o'clock in the morning until 12 o'clock in the afternoon, that will be the range. Walang ganun eh. There is no such thing in the forex market. Ayun. Two bars na telling us to sell. So what we do is, we close this and then set a sell order. Ayun na. Nakasell na tayo. Bakit? Meron tayong indication ng parabolic SAR. And if you will notice, merong red arrow doon, down. Meaning, I sold at that price. Yon. Okay? So, I hope I was able to answer your question, anonymous attendee. Paterno, saan po makikita ang forex calendar? Let me check the website. Sa ko i-chat yun. Ita-type ko dito, Paterno, ha, doon sa chat box natin. No? Yan. Go to that website and then it's best that you register para ma-program mo yung time nung website sa atin. And then magamit mo yung oras natin. Right now, it's 7:25. Magagamit mo yun, no? Lahat ng mga details, yung mga data releases, no? Will be in synchrony with Manila time. Doon mo makikita yung mga economic data releases. Russell, for the benefit of all the attendees, ano ang relation ng take profit from daily? Ano ang relation ng mga time frame from daily, H4, H1, M3, so on and so forth, no? Ang benefit ng ano ang relation ng mga time frames? They're all interrelated.
Kagaya sa daily, if I look at daily, one bar represents one day. If I jump to hourly, that one day represents 24 bars. Diba? If I jump to M30, that 24 now represent that one day now represent 48 bars kasi 30 minutes, no? Or 2 bars for every hour, so on and so forth. Siyempre, kung M1 yan, edi there will be 60 bars in 1 hour, so on and so forth, no? So wala po siyang kinalaman sa support and resistance. Kasi kapag gumawa ka ng support and resistance sa daily, it will be reflected on M30. You might be able to see it on M1. You will definitely see it on H4 daily, weekly, and monthly. So, ang relationship niya is it's just a fraction of the previous time frame. Is that what you're asking me, Russell? Ayun. Yun lang po yung relation niya, no? Yung time frame from daily, from monthly to weekly to daily, no? To H4, H1, M30, M15, M5 and M1. Yun po yung kanyang relation, no? Sa bawat isa. Siyempre ako, my personal preference, mas gusto ko nakikita ko yung volatility. So, ang bias ko, nasa 1 minute. Pero let's say, if I have free time, like ang galing ngayon, no? I was already able to make 3 trades, no? The first 2 were all losses. Now, I'm on a buy or on a sell order. O nga pala, no? Kakasalita ko, buy order na pala siya. So, dapat 4th trade ko na. So, I'm supposed to liquidate this at a loss. Kasi, after three dots, it gave me a signal to buy na. So, dapat nakabuy na ako ngayon. Yun. Ganun lang. I will follow the SAR to the dot. Ika nga. And then, act accordingly. Ayun. Any more questions? Q&A. Anong ibig sabihin ng bias? Roberto, kunwari, no, ang kagaya nito, no, the SAR is telling us to buy, ang bias ko dapat is on the buy order or I'm supposed to buy. So, yan po yung bias. O kaya, sa fundamental, no, ang anticipation ng mga economists ay it's supposed to be dollar, it's supposed to be bad for the dollar. So ang bias ko ngayon is that I will start selling the dollar ngayon pa lang. Do you follow? So yun po yung Roberto, yung bias, ibig sabihin ng bias dito sa industry na ito, no? Ayun. And finally, my efforts are paying off, no? 3 trades made me a total of several losses. Now I'm making money na, $18 na. The highest I was able to see was 22. So I will hold on to the buy until magbigay siya ng sell order. Profit or loss, yun ang ano dyan, yun ang point dyan. Profit or loss, I liquidate it accordingly. Ayun. Bias or inclination? Yes, isa ang ano niyan. Ang analogy niyan. Yeah. Thank you then, Robert, no? Any more questions? Miss Sally? Mukhang tahimik na yung mga ating participants.
Any more questions para ano sagutan natin? If winner po ang trade ng buy or sell within the 1 minute time frame, magiget po ba ng TP within 1 minute? Victor, yes. Pag liquidate mo, that will be your liquidated price. Kagaya nito, no? If I want to liquidate it at 14, then I will get the $14. O ngayon, 18. But I will not liquidate this kasi wala pa namang binibigay na signal sa akin para mag-sell. Ayun. Pwede pa umakit kasi. Let me just liquidate all of this. No? Para, ay, bakit natanggal yung order ko? Sayang naman. Anyway, that's how you trade. No? Para maka-maximize tayo. How much did I make on that trade? I made $19, pero I lost 15, I lost 22, 65. Ayan. So, pwede pa naman bumawi next time. Ayan. May CPI mamaya sa US. Enrique, yes. Use the shotgun. Yung tinuro ko. Alam mo na gamitin yun, di ba? So, hintayin mo sa CPI. 8:30 yata yan. Sir, if I follow the dot to signify my position in an hour, mga ilan po ang losing percentage for winning trades? Samuel, I cannot answer that. Kasi depende talaga yan eh. Tingnan mo, ang dami kong losses ngayon. 25, 65, 77, 22, 15. Pero I inadvertently liquidated this. Eh dapat mamaya pa. Diba? Tingnan mo, tumalo na yung presyo. Ang ganda na dapat niyan. So I cannot answer that question na ganun, no? Na percentage, no? I'm not God to be able to compute that, no? Hindi natin masasagot yan eh. Yun. Sa S, is SAR leading or lagging indicator? It's na, teka lang. Malalaman natin yan kung dito sa indicators list, kung trend is under the trend. So, it's a lagging indicator. Not leading. Blue arrow to denote a buy order, and the red arrow to denote the sell order. You are correct, Mr. Roberto. Francis, ano ang time zone na ginagamit sa MT4? That is the time zone of our server in Cyprus. Francis. Si Alvin, at MT5 at pending order, there is a buy stop limit and sell stop limit. How does this work? Can this be used during fundamental? That was already asked to me, Alvin, kanina. And unfortunately, this is the first time I've seen that two additional pending orders. And I haven't used them yet. So give me some time to answer that. And then I will send the answer to Sally so that she can forward the answers to you. I was about to Google it eh. Biglang nung nag-remind si Miss Sally na we are about to start. So, yun. Hindi ko na nasagot kagad. No? Hindi ko na naharap yung answer dyan. Ayun. Anonymous, what is lagging ang leading it? Ano? What is lagging ang leading indicator? Anonymous, medyo I'm confused of your question. Kung wala nang tanong, si Peter, applicable po ba ang parabolic sa scalping? Yes, very applicable siya. Peter Ronald, very, very, very applicable siya. In fact, ginagamit ko siya to scalp. Tingnan mo, nakailang trades na ako, di ba? Susundin ko lang naman yung dati. Pag may dot sa taas, I sell. Pag may dot sa baba, I buy. Ganun lang naman eh.
Nakabay ako ngayon, tapos biglang nagkaroon ng DOT sa taas, I liquidate the buy, profit or loss, and then set a new sell order. O di meron na naman ako sa market. Tapos na yung trade ko kanina. Ngayon, bumaba na bumaba. Tapos na-trigger na yung DOT. Nagbigay na ng DOT sa ibaba. So, I close whatever I have on selling, liquidate that, profit or loss, and then set a new buy order. Diba? Kaya nga tinawag na stop and reverse. Ayan. Okay. Ang lagging, meron siyang delay, no? In giving the answer. Ang leading, ina-anticipate niya ang possible outcome, no? That is why it is called leading indicator. It's advanced. Samantalang ang lagging, no, hihintayin pa niya yung matapos yung time frame na yon before he gets to compute it and then i-plot niya yung kanyang resulta. That is the difference between lagging and leading indicators. Yon. Peter, si Roberto, paano palabasin ang parabolic indicator? Okay, ganito gawin natin. Ipakita ko. Indicators list. May MACD ako. Delete ko yan. May parabolic SAR ako. I-delete ko yan. And then close. Roberto, malinis, no? Yung ano natin. Oh, let's use one madumi. Hanap po lang ako ng ano. Ayun. This is USD CHF. Let's go to 1 minute. And then let's use candlesticks para kita natin. Ang ano ni Robert, paano palabasin ang parabolic SAR? To do that, you go to insert. And then go to indicator. And then go to trend. Nakalabas na yan kasi yan ang mga pinadiniscuss ko previously. No? But go to trend. And then go to parabolic SAR. What will come out next is the parameters window and visualization. So wag nyo na pong galawin yung step. It should always be 0.02. At ang maximum should always be 0.2. And then the color, siyempre kung gusto mo ng white, white ka. Kung gusto mo ng yellow, pwede naman din yellow. Huwag lang siyempre black, hindi natin makikita yung dot. So pag click mo yung okay, lalabas na yung dot sa chart mo. So ayan na yung parabolic SAR being shown on the Swiss franc on 1 minute. So every minute, there will be a plot of a new bar of the SAR and the candlestick for dollar francs. Lalabas diyan dyan. Yun. So, Roberto, I hope I was able to answer that question. Ayun. Thank you rin, no? Two more chats. What you mentioned that you put some trades whenever you notice the dots. You rely on that indicator. Tanong ni Ruel. Yes, I rely on the indicator. If it's on the top, no, it's above, then I sell. If it's below, I buy. I followed how to use the indicator properly. When do you usually use parabolic SAR? On a volatile market or on a slow market? Like kapag Asian session, slow moving, New York session, malikot na. I can use them both, no? In Asian and New York sessions. Here is the Ronald. If the dot is above, then it's a signal to sell. If the dot is below, then that's the signal to buy. Ganun lang kasimple yan. So I will follow it.
Kung ang problema lang sa volatile market, minsan nagbibigay ng whipso. Eh pag nawi-whipso ka, parang kaka-enter mo pa lang ng buy, pinapasell ka na. No, kaka-enter mo pa lang ng sell, pinapabuy ka na. So ayan yung tinatawag na whipso. So we can avoid that, no? By setting up, let's wait for two more dots before we enter the trade, or three more dots before we enter the trade. If you will notice, no, ayan, ano yung mga indicators ng whipso? Like in this case, dalawang dots, two dots pa lang, pinag-sell ka na. No? And dito, four dots pa lang, pinag-buy ka na. But if you will notice, may mga false positives na tinatawag or mga false alarm, no? Ang term nung isang attendee natin is false alarm. But we call them whipsaws, no? Ito, I can consider this a whipsaw. This one, a whipsaw. This one, a whipsaw. Pero tingnan mo, yung mga trades na mga whipsaws, baka break even yan. Or may losses man, baka maliit lang. However, tingnan mo naman, kung tumama siya, talagang tama. Ang laki ng ibinagsak niya, di ba? Before telling you to buy. At tingnan mo naman ang pagkakaakyat nito, mataas din. Before telling you to sell. So, ang laki ng kita mo rito, ang laki ng kita mo rin, kumita ka rin dito. Ito, maganda yung pag-akit niyan. No? Tapos dito, pinagsesell ka, hoping na malalim yung ano, pero after four dots, pinag-buy ka na. O, di na whipso ka doon, pero ito, ang ganda ng pagkakakit niya. Ito, ang ganda ng pagkakababa. Ito, baka break even. Ito, parang mukhang lumalalim eh. O, kung nakasell ka ng time na yon, di paganda ng paganda ang sell order mo. So, this is how I trade the parabolic SAR. And this is how you should be trading the parabolic SAR as well. Pwede nyo namang kalikutin yan, no? Yung parameters, no? Pwede nyo gawing 0.05. And then the other is 0.5. Pero hindi na siya parabolic SAR. At mas malikot na siya. Yun. Palitan natin yung indicators niya. Ayan. Gawin natin 5 ito. Tapos ito rin, 5. Join din natin 5. The minute we click okay, kung makikita nyo, mapapansin nyo, mag-iiba yung mga dots. Tingnan mo, may whipsaw ka agad dito. Diba? So this is how you use the parabolic SAR. At yung ibang mga indicators na pinakita ko rin, ganun din po siya. So, any more questions? Kung wala na, Miss Sally, can we call it a day? Sure po. Opo. So, wala nang questions, guys. Medyo Ah, natapos wala tayo na. ng 15 minutes early. Ayan. Early. Oh. Oo. So, kung That wala should nang give me enough questions, time to eat. yes, sir. Opo. Para makapag ano rin po ako in case na meron din akong reminder sa kanila. So, Okay. before we close, sabi ko nga, we need to pray before we close the webinar. So again, Father God, we thank you for this wonderful night. Marami po ang umaten at marami po kaming natutunan. Salamat po sa guidance and wisdom and knowledge na pinagkaloob niyo po sa amin ngayong gabi. And we hope, Lord, na bigyan mo po kami ng time para po mas maintindihan namin through watching the videos na meron po kami sa webinar. So we give you back all the praises and glory, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Thank you very much po, Sir Nathan, for joining us Thank tonight, and huwag ka pong magsasawa to teach us you. forex trading po. Opo, maraming salamat, Sir Nathan, Always and happy to enjoy your dinner po. share. Opo, So, thank you, see you sir. next time. Thank Yes, sir, you. thank you Thank po, you. and enjoy your dinner, sir. Yes, I will. That's it. Opo. Okay guys, so again, thank you very much sa pagsali nyo or pag-join nyo ngayong gabi. So if any case po na may questions tayo, sa tingin ko wala na, kaya nga tayo maagang natapos ngayon, no? So yung demo account contest natin, i-request na po natin yan. So most likely first week of May po yan mag-i-implement. So I'm eyeing for May 1 to 5. Then, yung susunod na webinar, pakiabangan nyo po yun. So, syempre, before NFP ulit yan. Alright? So, yung mga videos natin, again,
drop down or type in your email address para sa last webinar natin. Again, yung mga verified lang po ang makakakuha ng ng webinar natin na videos na advanced. Okay? But those who attended po at least 6 up to 7 webinars, meron din po silang certificate na makukuha. Sa demo account contest, Sir Samuel, it will be announced po sa FB page natin, Tikmil PH. Ayan na po ang ating bagong FB page. Doon po, pakiabangan po. And i-announce ko rin po yan sa group chat natin. Doon sa gusto pong mapasama or gusto kong mag-join sa ating group chat, paki-message nyo lang po ako sa aking Facebook na i-post ko na, backread lang, or pwede ko rin pong i-copy-paste ulit sa ating chat box. Wait lang po ha. Ayan, yan po ang aking FB page, Facebook account. Paki-send lang po ng request para po ma-add ko kayo sa ating group chat. Ayan, we call it community, Tikmil community po, no? So again, to those who would like to request for the webinars, recorded webinar videos po natin, send your email addresses po dito sa chat box natin. So, you can also guys enjoy the $30 welcome account ha to those who to those who are new clients. Hindi siya pwede sa matagal na ha. One time lang po yan. And of course, please read the terms and conditions para hindi po tayo nalilito at hindi po tayo maligaw. Ayan. So, please pingin akong video. Opo, basta isend nyo lang po yung mga email addresses nyo and then i-collect ko naman po yan lahat. Sabi ko nga, kahit po paulit-ulit tayo uma-attend, pero iba-iba naman po kasi yung mga questions na pwede nating matutunan out of that webinar na hindi po natin naririnig pa noon or bagong information para sa atin. That's why I always ask you to attend and invite more people during our webinars. Besides, it's free, guys. So, i-grab nyo yung opportunity na free ang binibigay ng Tikmil. So, syempre, pag maraming uma-attend, masipag din po ang Tikmil na bigay ng free webinar. So, syempre, lahat po ng ibinibigay na benefits ng Tikmil para sa clients naman po talaga yon. So, just give us, attendance. Ayan. And participation po dun sa ating webinars. Yun po yung hinihingi natin. And if you have time, guys, you can go to Trustpilot and comment your, good comment naman. Review, good reviews from Tikmil. Ayan. If you are learning so far from the webinars na binibigay namin sa inyo since it's a free webinar. So, yun lang po yung request namin for a free webinar. Okay? So, wala na tayong tanong. We can end up early so you could have a good night with your family. Eat your dinner dun sa mga hindi pa kumakain. Parang pareho tayo. Okay? All right. So, again, so guys, thank you very much. Wala na bang habol sa chat box? Intentions, but mom, can I join even if I'm not ready yet with the learning grasp, especially with the okay lang po, join the alin po ma'am, join the demo contest, join the $30 welcome account, or join the community. Thank you, Sir Alvin. Ayan, napakasipag ng ating mga natutuwa ako. Yan yung mga sabi ko nang matagal nang uma-attend, no? Pero patuloy pa rin silang uma-attend simply because marami po silang natutunan. Ah, okay. Ma'am Lolita, okay naman po. I-join po natin sa community. Actually, kahit hindi po kayo nagte-trade, mas maganda po kasi marirealize nyo and pati kayo mag-guide or magagabayan po within the community kung paano po mag-trade at kung bakit yun po yung napili nilang i-trade or yung bias nila on that particular currency or instrument. Okay? All right. So, wala na pong questions? Wala nang questions, guys? Opo, sige po, Ma'am Lolita. Message mo lang po ako. Ayan po, Sir Rico. Ayan. Ayan si Sir Rico. Is matagal na rin natin yan nakasama na patuloy na uma-attend. Yes po, Ma'am Gemma. Go ahead po. All right. So, guys, wala nang dadagdag sa email address para po ma-save ko na. Wait lang. Ano ba date ngayon? 12. Ayan. Nasa na yung huli? Ayan. So may humabol pa rin. Sige lang po.
Ayan, kinokopya ko pa rin po, no, para po lahat po masenda natin. Para hindi naman po magtampo. Ayan. Okay? So last po is si Sir Reynold dot galamiton at gmail.com. All right, guys. So I already got all your email addresses. And thank you. And please wait for your e-certificates kung nakaabot po kayo ng 6 at hanggang 7 na what do you call this? 7 na webinars. Ayan. May humahawol pa rin. Sige po. Idadagdag ko pa rin. Ayan. Okay na po. All right, guys. I guess we call it a night. Sabi nga. Thank you so much, guys, and have a good night. And hindi pa naman weekends, but still enjoy your dinner with your family po. Teka, may humabol pa rin. Wait lang. Last na to. Para ma-close ko na. Loy Santa Ana is my cousin. Referring to a cousin who is in Canada right now. Yes, he is my cousin po. Si Sir Reynold. Ayan, nagtatanong. Kung yun po ay si Luis Santa Ana, yun po ay aking cousin. First cousin. Yes. Oh, okay po. Colleague before. Wow. What a small world. Opo, pinsan ko po yung magkapatid na yon. Opo, first cousins ko po. Yung father nila and father ko are brothers. Ayan. Ayan, alright. So, thank you, Sir Reynold. Just send me a message kung gusto mo pang makipagkwentuhan. And thank you guys again for your time. See you again next webinar. I hope guys, mas marami pa tayo. Okay? Have a nice evening and God bless you po. Bye-bye.